Inaresto po ng PNP ang isang pulis na siyang umano'y bumaril sa car racer na si Enzo Pastor. Ikinanta ng suspect kung sino daw ang mastermind o utak sa pagpatay kay Pastor at idinawit din ang asawa mismo ni Enzo. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Nakatago ang muka. Ganito humarap si PO2 Edgar Angel sa media. Pero walang tinago si Angel sa kanyang salaysay sa ginawa umano niyang pagpatay sa car racer na si Enzo Pastor nitong 12 ng Hunyo. Papunta sana sa Clark si Pastor kasama ang assistant ng pagbabarilin sa ulo ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo sa kanto ng Visayas at Congressional Avenue. Si Pastor ang unang Pinoy na lumahok sa NASCAR Euro Series Open Championship Race Circuit. Hinihingi lang po ako ng kapatawaran sa kanila. Nahuli si Angel ng mga pulis noong Sabado sa isang by-bust operation na isinagawa ng PNP laban sa illegal na droga. 16 na taon ng pulis si Angel at naka-assign sa Pasay Police Station. Ayon sa NAPOLCOM, may pending administrative case na si Angel sa kanila sa kasong grave misconduct na hinain pa noong 2011. Matapos mahuli ng PNP, itinuro ni Angel ang negosyanteng si Domingo de Guzman alias Sandy na nag-utos umano sa kanya na patayin si Pastor sa halagang 100,000 pesos. May 50,000 pesos na bonus pa umano kapag natapos niya ang trabaho. Ayon sa PNP, inentrap nila si de Guzman kahapon nang babayaran na nito si Angel ng bonus. Pungasuyan si si Sandy. Pero ang ikinagulat ng PNP ay nang malamang mula kay Angel na kasabwat din umano sa pagpaslang ang mismong asawa ng biktima na si Dalia Guerrero Pastor. Ayon kay Angel, karelasyon ni Dalia ang mastermind na si De Guzman. Di mapaliwanag ng mga nag-iimbestiga ang motibo, pero love triangle ang pinag-aaralan nilang angulo. It will just preempt kung ano man yung direksyon natin. So I'm sorry, hindi ko masagot pa ang diretso. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang abogado ni De Guzman. Sorry, no comment muna. Ayon sa mga magulang ni Pastor, huli raw nilang nakausap si Dalia noong babang luksa para sa biktima. We're very much surprised, and shocked of the turnabout. After the 40 days, we never talked to each other. I'm still grieving. I'm so shocked. I'm very saddened. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng pulisya si Dalia. Di pa rin tiyak kung kanino mapupunta ang dalawang anak nila sakaling arestuhin si Dalia. Jeff Canoy, ABS-CBN News.